Magandang araw mga kaparokya! Welcome to Via Catholica Channel, your Catholic way to God. Magandang araw mga kaparokya! Welcome back to our channel. At sa video na ito, matutunghayan natin ang kwento ng isang banal na praile dito sa Pilipinas. Teka lang, praile? Isang banal? Di ba mga malulupit sila? Sabi pa naman ni Jose Rizal sa kanyang nobela na masasama ang mga praile at sila ang nagpapahirap sa maraming mga Pilipino sa panahon ng mga Kastila. Sabay-sabay nating kilalanin ang isang praile na Kastila o Espanyol na nagbago sa buhay ng mga Pilipino sa kanilang parokya. Pero bago natin talakayin sa mga baguhan pa sa channel na ito, paki-like at subscribe lamang at hit ang notification bell upang ma-notify ka sa mga susunod na mga uploads. Disclaimer, ang video na ito ay pera-peraso lamang sa aral patungkol sa ating simbahan at ito ay isinaayos upang may angkop sa lalim ng pag-unawa ng manunood. Ang mga praile ay kilala na malulupit sa panahon ng mga Kastila. Ito ay dala ng nobela ni Rizal na Noli Mi Tangere na naglalarawan sa mga kalupitan ng mga dayuhan ng Kastila na sumakop sa Pilipinas na humigit kumulang sa 300 years. Inilalarawan ni Rizal ang kasamaan ng mga praile sa likod ng pagpapahayag ng mabuting balita at simbahan. At ipinakita ni Rizal kung gaano sinamantala ng mga praile at ng mga religious order ang kanilang mga pamahiin at kamangmangan. Sa pamamagitan ng paglalahad ng mga gawain ng mga praile, nahimok ang mga Pilipino upang mag-aklas sa mga Kastila at makamit ang kalayaan. Subalit ang katanungan, totoo ba ang sinulat ni Rizal na sadyang malulupit ang mga Kastila at praile? O isa lamang propaganda upang masira ang imahe ng simbahan, lalo na ang mga praile at ang mga Kastila? Pero sino ba ang mga praile sa Pilipinas noon? Ang mga praile ay dumating sa Pilipinas kasama ng pagsakop ng mga Kastila. Sa taon na 1565, ilang taon pagkatapos ng pagdating ni Magellan sa Cebu, si Miguel Lopez de Legazpi ay inutusan ng hari ng Espanya upang simulan ang kolonisasyon ng Pilipinas at dala dito ang kasunduan na sa lahat ng lugar na sasakupin ay papalaganap ang relihiyong Kristyanismo. Unang dumating dito sa Pilipinas ang mga misyonero na Agustino na kasabay dumating ni Legazpi noong 1565 na sinundan pa ng mga religious order ng mga Franciscans ni St. Francis of Assisi noong 1578, Jesuits ni St. Ignatius of Loyola noong 1581, Dominicans ni St. Dominic noong 1587, at ang Augustinos Recoletos noong 1606. Ang mga kaparian ng mga religious orders ay tinatawag na praile. Ang salitang fraile ay hango sa Latin na frater na ibig sabihin sa English ay friars o brother sapagkat ang tawagan ng bawat isa ay brother o kapatid. Ipinadala sila sa bawat sulok ng bansa ng Pilipinas, dala ang utos na palaganapin ang Kristyanismo at ang impluwensya ng Espanya sa mga patutubo. Hindi naman lahat ng fraile ay malulupit. Ilan nga dito ay naging martir sa pananampalataya, gaya ni San Pedro Bautista na naging martir sa Japan at ilang mga praile na Dominicano kasama ni San Lorenzo Ruiz na naging santo sa Japan. Si San Luis Vitores ay isang fraile na Jesuit na kasama ni San Pedro Calungsod. O diba? Hindi naman talaga malulupit ang lahat ng mga praile. Ilan dito ay banal na makikilala natin sa pagkatao ni San Ezequiel Moreno. Si San Ezequiel Moreno ay isang praileng Kastila na kabilang sa mga misyonero na Agustino Recoletos o Augustinian Recollects.
Sa edad na 16, siya ay pumasok sa kumbento bilang Agustino Recoletos at dumating dito sa Pilipinas upang magmisyon. Siya ay naging ganap na pari noong June 2, 1871 at naordenahan sa Manila Cathedral. Bilang praile at misyonero, siya ay naging pastol ng mga Pilipino sa maraming lugar, tulad na lang ng Santa Cruz, Manila, Calapan, Mindoro, Puerto Princesa, Palawan, Santo Tomas sa Batangas, at simbahan ng San Nicolas sa Intramuros, Manila. Siya din ay naging parish priest ng tanyag na simbahan sa Las Piñas na mayroong sikat na bamboo organ. Sa kanyang pagpapastol sa mga Pilipino, dala niya ang puso ni Jesus, lalo na nung nagkaroon ng cholera outbreak sa Bacoor, Cavite. Si Ezekiel ay laging handa sa pagtulong sa mga nangangailangan, lalo na sa pagbibigay ng basbas at ng sakramento sa mga malapit nang mamatay. Sa taon na 1885, siya ay binalik sa Espanya upang paghandaan ang misyon sa Colombia. At doon sa Colombia, siya ay naging obispo ng simbahan. Sa taon na 1905, siya ay natuklasan na may cancer sa ngalangala at ibinalik sa Espanya upang maoperahan at mabigyan ng lunas. Sa kagitingan niya, naoperahan siya na walang anestesya upang makiisa sa paghihirap ni Kristo. At noong August 19, 1906, siya ay binawian ng buhay. Subalit, ang kanyang misyon at kabanalan ay hindi nagtatapos sa kanyang kamatayan. Bagkus sa pamamagitan ng kanyang panalangin, maraming may sakit ang gumaling, lalo na ang mga may sakit na cancer. Sa kanyang kabanalan, siya ay tinanghal na blessed noong November 1, 1975 at itinanghal bilang santo noong October 11, 1992 at tinawag na patron saint of cancer patients. Sa kanyang kabanalan na kanyang ipinakita sa kanyang pagiging misyonero at praile dito sa Pilipinas, masasabi natin na hindi lahat ng praile ay malulupit. Subalit, mayroon mang makasalanan na praile, mayroon pa ring banal na handang magbigay ng buhay para sa mga Pilipino, sapagkat siya rin ay may pusong Pilipino bilang misyonero dito sa Pilipinas. Atin ngayong dasalin ang panalangin kay Saint Ezekiel Moreno. Loving God and Saint Ezekiel Moreno, you have given us a model of courage in times of suffering. I turn to you at this moment of my life for strength. Grant, through the intercession of Saint Ezekiel, that I may receive your healing comfort and be restored to health of mind and body. Should it be your holy will. I also offer this prayer for those who are suffering from cancer and other life-threatening diseases through Jesus Christ our Lord. San Ezekiel Moreno, ipanalangin mo kami.
Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, paki-subscribe lamang at pindutin ang like at notification bell para sa mga susunod pa na mga upload. At kung may katanungan kayo sa video na ito o sa ating pananampalataya, huwag mag-atubili at paki-comment lamang. At higit sa lahat, pakibahagi po sa inyong mga kakilala ang channel at video na ito upang mas marami pang maabot ang mabuting balita ng Diyos. Maraming salamat po at hanggang sa muli!